Hello guys, good morning. So, ngayong umaga, shift muna tayo. Stop muna tayo sa ating tambayan ni Don Oro. Mamaya na lang 'yon. So, coffee muna tayo. At siguro nakita niyo sa paligid ko, sa likod ko, ayan may mga lupa at dito sa harapan may mga halaman. So, pagtutuunan pansin ko ngayon sa umagang ito ang aking mga halaman. Marami akong ire-repot kahapon, bumili ako ng mga paso sa iMart. Ayan. So maglilipat tayo. Marami tayong ire-repot na mga halaman kasi medyo lumalaki na sila. Kailangan palitan natin yung mga paso nila. Yung iba ay nasa black polyethylene bag. Ayan, ililipat natin ito para maganda siyang tingnan. At syempre, kahapon nakapagpa-deliver tayo ng organic soil mula po kay Pastor John Bernados Jr. ng San Gabriel. So, ito po ay mula sa kanya. Kung gusto niyo po ng talagang magandang lupa, organic po talaga siya, so, try niyo po na bumisita sa kanilang place, ang Bernados Garden. Dito po sa San Gabriel, pwede po kayong tumawag. Sasend ko po ang link dito sa video na to, yung FB page at FB account ni Pastor John Bernados. Sa kanya po kumukuha ng mga organic soil kasi talaga pong mataba at maganda, siksik. Ito po ay for only 200 pesos. Ito po ay malaking sako po ito. So, dati pong binibili ko yung tig 100. Eh, kinukulang kaya. Nagpa-deliver ako ng dalawa na worth 400, 200 po ang isang sako. So, thank you Pastor John for delivering. Nag-message lang sa iyo kahapon. So, wala pang isang oras nakarating na dito ang iyong mga lupa. So, thank you guys. At follow my YouTube account. My YouTube account ang Don Oro Francisco. Ganyan din yung ating pong tambayan ni Don Oro. Yung page natin ang tambayan ni Don Oro. Ganyan din ang ating pong Plantasia by Don Oro. So ngayong umaga, ang gagawin po natin ay magre-repot tayo ng mga halaman. May nabili po akong dalawang halaman kahapon. Ito po, nakalimutan ko na ang tawag dito sa halaman na to. And then yung isa ay ito po tinatawag na yellow pandan. So, maglilipat po tayo. Then, meron tayong gumamela. Hindi ko alam kung ito yung pink ang kulay or yan yung dilaw. Kasi meron tayong from cuttings, nakapagpatubo tayo at medyo lumalaki na siya. So, kailangan ilipat po natin ng lalagyan. Also, meron tayong sahod yaman. Ito po siya ang ating sahod yaman. Lilipat na po natin siya sa maganda-gandang paso. Nakabili po tayo sa iMart kahapon. By the way, sila po ay nagkaroon ng discount sa mga paso. So, yung dati pong 33.30 ay mabibili na po natin sa halagang 20 pesos. Meron pa pong 19 na dating 25. Ay binibenta po nila ngayon ng 19 pesos. Kaya po, marami po akong nabili kahapon ng mga paso. So, ito po yung aking mga halaman na naitanim. Medyo napabayaan ko sila before. Kasi nga po, naging busy tayo sa tambayan ni Don Oro. Pero ngayong umaga, dahil hindi naman hectic ang schedule natin, ay maghahalaman muna tayo. So, plantito muna tayo ngayong araw na ito. At mamaya na po tayo magiging Chef Don Oro para po sa ating tambayan. So, yan po yung ating mga columnar cactus. And then, meron tayong ficus. Meron din tayong, ano nga tawag dito? Brickins. Monstera Brickins. At meron tayong cobweb cactus. At meron tayong golden pothos. Yan. At yung mga hanging plants po natin, meron po tayong portulaca. Ganda po ito pag yung nagsabay-sabay na namulaklak. Then, meron tayong ginawa ko pong hanging adenium. So, yan po yung hanging adenium natin. At meron tayong Orlando. Golden Orlando.
At meron din tayong Lourdes kung tawagin. So meron din sabila or aloe vera. So yan, maraming po tayong nakahang. So pasyal ko muna kayo sa aking mini garden na pabayaan ko. Ito oh, saging po ito. So inilipat ko po siya sa paso. Kaya hindi po masyadong lalaki yan. Pero maganda po siya na gawing outdoor or indoor plant. So ito pa po yung mga halaman natin. 5 fingers, 7 fingers, no? Yan po yung mga halaman po natin. Meron din po tayo na dragon fruit. Yan, maliit lang po siya. And then mga snake plants, mga regular snake plants. Meron tayong peace lily. Yan, peace lily po na variegated na po ito. At meron po dito na namulaklak na. Yan, peace lily. Meron din po tayong binonsai na adenium. Yan po siya. And we have also oregano. Yan, oregano. At syempre, ang pinagmamalaki ko, mula po sa cuttings na napakababa before, eto na po sila. Ang aking rubber tree, burgundy rubber tree. Yan na po siya. At meron na po uling sumusulpot na bagong magiging dahon. So, eto na po sila. Mataas na po siya, oh. Almost kasing taas ko na siya. Dati po ay maliit lang po ito, almost siguro mga less than 1 foot. Pero ngayon po, after November ko po ito nung ma-acquire, mula po sa isang kaibigan, dinala po dito. 4 po yan, kaya lang kinain po ng kambing yung isa, kaya po namatay siya. So, ito po yung 3 na natira at matataas na po sila. At syempre yung ating pong bonsai na coconut tree. So yan po yan. Marami po yan before, kaya lang napabayaan ko. May mga namatay na po dyan. Pero meron pa naman pong remnants na natira. Sa 4. May 4 pa pong natira. Then syempre yung badyang natin doon, yan. Yung parang gabi na lumalaki. So yan po, dati po ah, nung kausuhan yan ay worth 3,000 pataas hanggang 10,000 to 50,000 ang badyang. Pero ngayon po parang normal na lang din siyang halaman ngayon. So pasyal ko pa po kayo. Ito po nasa likod ko ay bahay po na pinapatayo ng aking panganay na anak. So ito pa po, ito yung polka dot. Naparami ko na po siya, meron na po siyang panibagong bulaklak. Siguro po ay apat na po yung nabili ko po to, isang ano lang siya, stem. Ngayon po ay 4 na po sila dahil nakapag-repot na po tayo ng ilan. And then ito pa po yung iba, hindi po kasama yung tuwalya. Tuwalya po ng anak ko yan. So ito po yung homalomena. Yan. Ito naman po yung natawag nilang money tree o yung kastanyas. Kastanyas po ang tawag dyan. Then we have also the ficus nana. And then also we have ito, adenium pa rin po ito. So medyo napabayaan ko na po yung iba. Ito naman po, ito yung ating kinatawag na big golden pothos. Yan po siya. Nung nakuha ko po ito, ay hanggang dito pa lang po siya, mababa. Pero ngayon, tingnan nyo, oh, trailing siya. Umaabot na pa dito sa pinakasampaya namin. Kaya po itong sampaya namin, ginawa ko na pong pinaka-ikutan ng aking halaman. Ayan po siya. Okay. And then we also have another Orlando. Po siya, trailing na rin po siya. At syempre, yung golden pothos pa rin. Tumataas na rin po siya. So, meron po tayong 1, 2, 3. At meron pa po tayo dito. Nasa water po yung iba. So, ito po siya, golden pothos. Nasa water. Nasa water po siya. At yung isa naman ay trailing. Yan.
Medyo, ito po, ikakat nyo lang doon sa may malapit sa node. And then, pwede nyo po siyang itanim sa lupa or kaya ay sa tubig. Okay, ano pa po? So, ito pa rin po yung ating mga halaman. Syngonium. Yan ang syngonium natin. And then, ito po ang another monstera. And then, syempre, yung ating mga cactus na maliliit. So, babalik tayo dun sa ating workplace. Ah, ito pa pala. Meron pa tayo dito. Mga ilan pa po yung adenium natin na binonsai. So, yan, iba't ibang halaman. Meron tayong caladium. Hindi ko lang tawag dito. Nasa family ito ng parang prayer plant. Calathea. Oops. Ito nagalaw ang ating mga halaman. So, yun po yung mga ibang halaman. Mga cactus. Medyo napabayaan ko na kasi siya dahil naging busy po tayo sa ating pong tambayan. Sa ating pong tambayan ni Don Oro. So, dito po sa bahay na pinapagawa ng anak ko, meron pa po akong ibang halaman dito. So, yan. Ito po yung ating, kita nyo po ito. Ito po yung Monstera Adamsoni. Yung butas-butas. Mahal po ito. Nung nabili ko po ito sa isang kaibigan and ka-sister in Christ, ang dahon po nito ay 3. Ngayon po ay meron na po siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na po yung kanyang dahon. So, at trailing na rin po siya. So, ito pa po yung ibang halaman natin. Pakita ko lang po sa inyo. Yan ang mga halaman. Homalumena. Ayan po siya. Then yung mga Mayana varieties. Yung Pitimini Rose. Meron po tayo. Mulaklak na po yan. Ayan, dwarf snake plant. Ito naman ay caricature. Ito po ay Mother of Thousands. Then another variety of Mayana. Yan po yung mga Mayana po natin. And then meron din po tayong whale fin. So ano pa po? Yan. Caladium pa din. And then pandang lalaki, tumataas po yan. Malapad ang dahon. And then ito po yung Sanadu. Philodendron Sanadu. Bigay po yan ng ni Nanay Levy. Si Nanay Levy po ay nasa piling ng ating Panginoon. Kaya pag nakita ko po ito, naalala ko po siya palagi. Ito pong Philodendron Sanadu. At ito po yung Marian. Yan, nakapagpa dami na po tayo nito, itong Marian. Mula po sa nabili ko noon na ganito rin kaliit. And then, lumaki siya. So, yung mother plant nandun sa kabila. Nakapagpa-tubo na po tayong 3 paso. Then, ito pa po yung golden pothos. Okay. So, yan po yung ating mga halaman na patuloy pong nag-thriving sa aming pong lugar. So, babalik po tayo dun sa ating workplace. So, gagawin na po natin na magtanim, mag-repot. So, meron pa rin po pala tayo dito na Lourdes pa rin po ito. Yan. So, meron din po tayo na columnar cactus na kinat ko siya. Ngayon po ay unti-unti po uling lumalaki. And then, meron po tayong insulin plant. Yan, bulaklak na po siya. At ito ang tinatawag na anato plant o yung tinatawag nating atsuete. So, malaki po ang tulong niyan sa aming pong tambayan ni Don Oro dahil yan po ay gamit namin sa paggawa ng chicken valenciana. So, meron din tayo, nakapagpatubo po ako ng santol. Yan, santol po tayo. Meron papaya. Meron tayong San Francisco, variety po ng San Francisco. Meron tayong fortune plant. Itong tea plant.
Yan, marami po tayo niyan. And then another adenium, birkin plant. Yan. So, ito po yung sinasabi ko na pandan lalaki. Lumalapad po siya. Marami po yan. And then, meron tayong anong ang tawag dito sa halaman na to. Nakalimutan ko na kung ano ang tawag sa halaman na yan. Anyway, parang may zulueta ang dating. And then, ito po yung namumulaklak na gumamela na kulay red, single flower. At marami po tayong Chinese evergreen. Yan. Meron po tayo sa lupa na nakatanim. At meron din po tayo nakatanim sa paso. So, meron pa po dyan. Meron po tayong puno ng duhat na ngayon po ay namumunga na din. Yung guyabano, meron din bunga. And then, yung kamyas, nag-start na rin po magbunga. At marami pa po dyan na halaman. And medyo makalat lang po doon sa bandang likod kasi nagpaputol po ako ng puno ng isang araw. So, going back, ito po yung ire-repot ko din. Ito po yung tinatawag na selum o yung sahod yaman. Lilipat po natin ito sa paso. At ito yung ating yellow pandan. Okay. Ito naman po yung ating pong ire-repot na castanyas or money tree. Castanyas money tree. At syempre, gusto ko din pong ilipat itong ano ba ang tawag dito? Yung namumulaklak na po siya. Oh. Ang ganda po ng bulaklak niyan. Yung cluster. So, ito po ililipat natin. Takip ko hole ang tawag po dito. So, yan. Mamaya, maglilipat po tayo. And then, ito yung mula po sa Timonan, Quezon. Nakakuha po tayo ng cuttings at naitanim ko po at tumubo naman po lahat. Yan po siya. And then, ito po yung pinaka-mother plant ng ating pong Marian. Yan. So, nakapagpatubo na po tayo ng marami. At ito pa rin po yung another kind of golden pothos. Ito po ay marble queen. Ang tawag dito. Yan. So, meron po akong 3 types of golden pothos dito. And also, yan pa po yung ibang mga nakahang. Ito nyo po yung marble queen natin. Oh. Mataas na po siya. Oh. Gumagapang na po siya. Dito po sa ginawa kong do-it-yourself balag. So, ito pa po yung ibang mayana natin, na nirepart natin. Tapos ito, alam nyo ba guys? Ito po ay isa lang po yung dahon nito na napakaliit. Nakita ko po ito sa isang store ng mga halaman. Nakalagay lang sa isang tabi. Actually po yung parang yun, ito lang stem na to. Tapos merong shoot na ganito maliit. So nagkaroon po siya ng, ito po ay halos ibinigay na lang sa akin. Nakalagay ito sa isang black polythylene bag. Nakalagay sa gilid. Sabi sa akin nung binibilan ko ng halaman, sabi niya, oh sir, sige, sa iyo na lang ito. Bayaran na lang yung lupa, tsaka yung polythylene bag. So, nabili ko po siya sa halagang 10 pesos. 10 pesos lang po siya, dahil yung lupa at polythylene bag. Yun lang po yung binayaran ko. Pero yung halaman, libre na po siya. Okay. So, yun po yung isa po nating klase ng San Francisco. Yan. And then another Brookings, very healthy and lush. Ito hindi ko alam ang tawag dito sa halaman na to, pero marami po yan na bigay po sa atin manula naman po sa Batangas at Laguna. So ito yung balete. Meron po tayong bonsai na balete, hindi ko masyadong naasikaso kaya medyo humaba ang mga sanga niya. So, mamaya, magpuputol tayo. I-trim natin para magkaroon siya ng korte uli. At syempre, dito sa ating Marian, may tumubong sili. Hindi ko na siya tinanggal. Kasi kailangan din natin yan kapag nagluluto tayo. So, ano pa po?
Okay, ayan. Another kind ng San Francisco. Buhay na buhay. Ito pa po ang isa. So, yun guys, ang atin pong mga halaman for today. And for now, ang gagawin po natin ay magre-repot po tayo ng mga halaman. Okay. Teka lang po, i-ayos natin yung atin pong camera. Okay. So, yung ilagay para ayan natin. So, yun po guys. Nasaan yung ating nasaan yung ay, ito pala sa aking harapan. So, guys, ito po yung nabili ko na mga paso. So, ang talaga pong presyo niya is 27 sa iMart. Pero, nagkaroon sila ng discount sale. I think, hanggang July lang yata ito. So, check nyo po yung kanilang page, ang iMart store. At makita nyo po doon yung mga available na may mga discount na items. At isa po ito sa may mga discount. So, itong 27 ay naging 19 pesos. Laki po ng ano, discount niya, no? Also, ano pa? Wait. So, meron din tayo ito. Gusto kong dito ilipat yung ating sahod yaman o kaya yung ating yellow pandan. So, dapat pa lang nakabili ako ng marami nito. So, ito po ay worth 28 siya ang nakalagay na presyo. Pero, ang presyo po nito ngayon ay 20 pesos lang. So, 20 pesos lang po ito. Diba? Ang laki ng kamurahan. 8 pesos po yung nawala. And then, ito po. Ito rin po ay dati po ang presyo po nito ng buying price. So, 25 po ang price nito. Medium size. Ngayon po ay binenta din po nila ng 19 pesos. So, saka pa, diba? Sa mga ilang pong tindahan ng mga paso, eh, naglalaro po sa 25 30-35 ang presyo po nito. So, dito po ay 19 pesos lang po. Discounted na po siya. Kaya, sugod na kayo sa iMart para makabili kayo ng murang paso. Lalo na doon sa talagang mahilig maghalaman. Magtanim ng halaman. So, ako po kasi ang mga hilig kong kulay ay white. Kaya lang, dahil sa wala namang white nitong mga ito, kinuha ko na rin po ito kasi 19 pesos lang naman. So, maglilipat na po tayo ng halaman. At syempre, sabi ko nga, ito pong lupa na nabili ko kay Pastor John Bernados. So, makita nyo po yung link ng kanyang Facebook account dito po sa video po na ito. Yan. So, ito po yung Diefenbach siya. Dalawang klase po yan. Isang kulay green lang, tsaka itong may yellow na kulay. And repotted ko po yung kahapon habang pahinga tayo after po ng tambayan ni Don Oro. So ngayon po marami po tayong ililipat. Ayan, lumamig na yung aking kape. No? Lumamig ko na rin, sayang. Sarap ng kape sa umaga. So guys, start na po tayo sa ating pag-repot. Unahin ko yung sahod yaman. Yung gusto kong makita na nakalipat na dito sa pasong ito. So, yun lang po guys. At thank you for watching my vlog for today. Sana po supportahan nyo po ang Don Oro Francisco, ang YouTube channel ko, Don Oro Francisco. At supportahan din po ninyo yung aking page, FB page, ang Plantation by Don Oro, at yung aking pong latest page, ang Tambayan na Don Oro, mga pagkain for delivery. Meron tayong chicken valenciana, meron tayong sopas, meron tayong ginatang bilo-bilo, meron tayong lumpiang sariwa, lumpiang toge, meron tayong pansit bihon bisado, meron tayong maruyang kamoting kahoy, maruyang saging, turon, at kung ano-ano pa. So, tambay lang po kayo sa aking tambayan ni Don Oro at nakita nyo po doon. And then, order na rin po kayo para po sa inyong merienda, tanghalian.
very hectic pong schedule natin for this week and next week dahil marami po tayong order, kaya minsan po hindi ko na po kasikaso itong aking mga halaman. Pero ngayon dahil medyo mamayang tanghali pa naman yung ating schedule para sa tambayan, so sisingit ko muna po itong pag-repat ng mga halaman dito. At kasi meron pong order din sa akin ng mga halaman, sabi ko mag-repat muna ako. Kasi meron akong isang halaman doon galing po ng Quezon, galing po sa Ilog, na namundok ako minsan. At kumuha po ako doon ng mga halaman, mga wildflowers na namumulaklak. At nakita po ng isa po nating FB friend, sabi niya gusto niyang magkaroon noon dahil maganda po yung kulay ng kanyang bulaklak, kulay orange, na para siyang lily, para siyang lily, pero ano, hindi ko lang kung anong tawag sa halaman na yun. Kaya po magre-repat tayo noon mamaya kasi ang dami na niya sa isang paso. I think makakapag-repat tayo ng mga 7 hanggang 10 na mga halaman. So yun lang guys, at see you on my next vlog. Thank you for watching Don Oro Francisco, at don't forget to subscribe on my YouTube channel. Pwede po kayong mag-comment, pwede nyo pong i-share ang aking vlogs, pwede nyo pong i-share ang aking page para po marami pong maabot nito pong aking ginagawa. So just to leave a word of God mula po sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. At kiniklaim ko po yan, the right timing lagi ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po siya nahuli, hindi po siya nauna. Laging right timing ang Lord. So yun lang po. God bless everyone and see you next time. God bless. Bye-bye.